Pinalayas ng ginang at minaliit pa ng pinsan, ang batang babae na nagtitinda ng pinausukang isda. Nang umikot ang gulong ng kapalaran ay nagkaiba ang sitwasyon nila. Hello mga ka-inspire at welcome uli sa aking channel. Isang inspiring story na naman ang ibabahagi ko sa iyo. Natiyak akong kakapulutan mo ng aral. Bago ko ipagpatuloy, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe ka muna at samahan mo ako hanggang sa dulo ng video nito. Wala pang isang linggong na mayapa ang ama ni Nasali na isang kawaninang gobyerno, ngunit ramdam na niya ang pagbabago ng takbo ng buhay niya. 8 taong gulang pa lamang siya nang palayasin sila ng kanyang ina at 3 pang kapatid ng kanyang tiyahin. Na nakatatandang kapatid ng kanyang ama. Hindi boto ang pamilya ng ama niya sa kanyang ina. Natindera lang ng tinapa. Kaya nang mawala ito ay nakahanap ng paraan ang matapobre niyang tita na paalisin sila sa bahay na ipinagawa ng kanyang tatay. Dahil hindi naman nakatapos sa pag-aaral ang nanay niya ay inaapi-api ito ng kapatid ng tatay niya. Pati silang magkakapatid ay idinamay sa galit nito kaya wala silang nagawa kundi ang umalis at tumira sa bakanteng kubol na dating kulungan ng baboy. Doon sila pinatira ng tiyahin niyang si Marta. Diyan kayo nababagay. Ngayong wala na si Alberto ay tapos na ang maliligayang araw ninyong mag-iina. Mabuti nga at binigyan ko pa kayo ng matitirhan, pasalamat pa kayo sa akin. Pero hindi libre ang pagtira ninyo riyan dahil sisingilin ko kayo ng 100 piso kada quincenas at katapusan. Aba, wala nang libre ngayon. Kung hindi ninyo gusto, malaya naman kayong makakaalis at maghanap ng ibang masisilungan ninyo. Wika ni Marta sa kanila. Sa pagtitinda ng tinapa na tangi nilang ikinabubuhay ay napakalaking halaga na ang 100 piso kada quincenas at katapusan ngunit para sa nanay niyang si Mila ay mabuti na iyon kaysa pulutin sila sa kalye. Kung ito lamang mag-isa ay kakayanin itong tumira sa kalye ngunit hindi nito maaatim na mawala ng tirahan silang magkakapatid kaya tinanggap nito ang alok ng kanyang tiyahin. Ngayong wala na ang ama ay mag-isa silang binubuhay ng ina. Pinag-aaral din sila nito kahit napaka-imposible na sa liit ng kinikita sa pagtitinda ng tinapa. Tinutulungan na lamang niya ang ina sa pagtitinda. Sigurado ka bang sasama ka sa akin, Nasali? Tanong ng ina. Opo, Nay. Gusto ko pong makatulong sa inyo. Wala naman po akong pasok sa eskwela. Para maaga po kayong makaubos ng inyong paninda, sagot niya. Dahil walang makakasama ang mga kapatid niya ay inihahabilan nila sa kapitbahay ang mga ito. Mababait naman ang mga kapatid niya at hindi makukulit kaya hindi mahirap bantayan. Ganito ang gawain ni Nasali kapag walang pasok sa eskwela, tumutulong siya sa nanay niya sa paglalako. Sa awa naman ng Diyos ay mabilis silang nakaubos ng araw na iyon. Nakabalik sila sa tinitirhan nila bago mag-5 ng hapon. Salamat, Nasali, at tinulungan mo akong maglako kaya madaling naubos ang mga tinapa natin, masayang sabi ni Mila sa anak. Walang anuman po, Nay. Wala na naman po akong gagawin. Nang may maalala si Nasali. Nako, kailangan ko palang mag-research sa internet tungkol sa assignment namin sa history. Sambit niya. Sabi na nga ba, may gagawin ka pa pala, paano yan, gagamit ka kamo ng internet. Nasa kabilang bayan pa ang internet shop, baka abutin ka na ng dilim sa daan. Ang mabuti pa ay makihiram ka muna ng tablet sa pinsan mong si Abby. May internet sila sa bahay diba? Makiusap ka muna, anak. Sabihin mo'y babayaran ko na lang ang minutong gugugulin mo sa pag-i-internet, tugon ng ina. Napakamot sa ulo niya si Nasali. Alam niya kasi ang ugali ng pinsan niyang iyon. Manang-mana ito sa tiyahin niyang matapobre, pero wala siyang magagawa, may kailangan siyang pabor. Nang puntahan niya ang bahay ng tiyahin ay agad niyang nabungaran si Abby, na naglalaro ng mga mamahalin nitong manika na galing pa sa Canada. Inhinyero ang tiyuhin niya sa Canada at malaki ang sinasahod nito kaya sunod na sunod ang gusto ng pinsan niya. Nang makita siya nito ay tinaasan siya nito ng kilay. Oh, anong ginagawa mo rito? May hihingi na naman ba ang nanay mo sa mami ko? Inis nitong tanong. Pasensya na, Abby, pero makikihiram sana ako ng tablet mo. Gagamitin ko lang sa pagre-research para sa assignment ko sa eskwela. Madilim na kasi sa labas, ayaw ako payagan ni nanay na pumunta sa internet shop. Saglit lang ako makikigamit ng tablet at wifi. Babayaran naman ni nanay, sabi niya sa pinsan.
Umismid ito. Halatang hindi gusto na naroon siya ngunit dahil narinig na babayaran ang paggamit niya ng internet ay pinagbigyan nito ang hiling niya. Saglit na pumasok ang pinsan sa kwarto nito at kinuha ang lumang tablet na ipapahiram sa kanya, ngunit laking gulat ni Nasali nang ihagis iyon ni Abby sa kanya. Mabuti na lang at hindi siya napuruhan sa mukha at agad niya itong nasalo. Ayan, gamitin mo na. Kawawa ka naman. Kahit kailan ay hindi ka magkakaroon ng ganyan dahil mahirap kayo. Mabuti na lang at hindi ako ipinanganak na mahirap, masarap ang mga pagkain namin, palagi akong may bagong damit, mga mamahaling laruan at gadgets. Di tulad mo na walang-wala at nakikihiram lang sa pinagsawaan ko na. Ako, wala akong ginawa kundi maglaro lang kapag walang pasok, ikaw nagtitinda ka pa ng mabahong tinapa at hindi man lang nakakapag-enjoy. Ang buhay nga naman ng mga mahihirap kaya napakaswerte ko at laking malas mo. Anito na napabungis-ngis pa, nakaramdam ng matinding pagkapahiya si Nasali. Mabilis niyang ginamit ang ipinahiram sa kanyang tablet at pagkatapos ay ibinalik niya uli iyon kay Abby at nagmamadaling umalis. Hindi alintana ang luha na tuloy-tuloy na umaagos mula sa kanyang mga mata sa hinang panliliit sa sarili. Makalipas ang ilang taon, tinapa, pagbilhan mo nga ako ng tinapa. Sigaw ng babaeng nakatayo sa labas ng gate ng isang malaking bahay. Nagmamadaling lumapit ang tindera. Wala pa kasi itong benta mula kanina kaya napakaswerte niya at ang babaeng mukhang mapera pa ang una niyang customer. Maya-maya ay nanlaki ang mata ng tindera nang mamukhaan ang babaeng tumawag sa kanya. Nasali. Nagulat din si Nasali nang makilala ang tindera ng tinapa na walang iba kundi ang pinsan niya na si Abby. Halos hindi ito makatingin ng diretso sa kanya. Napansin niya na ang dating maputi at maganda nitong kutis ay nang itim na dahil siguro sa maghapong pagtitinda ng tinapa. Ganoon din kasi ang hitsura niya noong panahong nagtitinda pa siya ngunit ngayon ay hindi na sila nagtitinda ng nanay niya dahil asensado na ang buhay nila. Ginawa niyang inspirasyon ang lahat ng pangmamaliit at pang-aapi sa kanila noon ng kanyang tiyahin. At ng pinsan niya, kaya siya nagpersige na mag-aral ng mabuti hanggang sa nakatapos siya ng kolehiyo at naging top-notcher pa siya. Ngayon ay isa na rin siyang inhinyero na may sarili na ring kumpanya. Nagpagawa siya ng malaking bahay para sa kanyang ina at mga kapatid na dati ay sa kulungan lang ng baboy sila sumisilong, ngayon ay maayos na ang tirahan nila at air-conditioned pa. Sawa na rin sila sa masasarap na pagkain na noon ay hindi nila nakakain, kaya naisip niya na muling tikman ang tinapa na naging pantawid gutom nila ng kanyang pamilya. Noong mahirap pa sila kaya nang may mapadaan na nagtitinda ay agad niyang tinawag. Hindi naman niya akalain na ang pinsang si Abby ang nagbebenta niyon. Sino ang mag-aakala na sa paglipas ng panahon ay magiging baligtad ang kanilang sitwasyon? Mula nang pumanaw ang ama ni Abby sa isang aksidente sa Canada ay nagsimula na silang maghirap. Nagkaroon din ng malubhang sakit ang tiyahin niyang si Martha. Natumapos din sa buhay nito at naiwang mag-isa sa buhay ang pinsan niya na walang-wala. Nang sumakabilang buhay ang mga magulang ay nakasanla na ang bahay ng mga ito at naubos ang ipon sa pagpapagamot sa ina. Dahil sa hirap ng buhay ay hindi ito nakapagtapos sa pag-aaral at nag-asawa na lang ng maaga, at ang piniling lalaki ay isang hamak lang na construction worker. May anim din itong anak na hindi na rin ito mapag-aral dahil maliit lang ang kita sa pagtitinda ng tinapa at kakarampot din ang sahod ng mister. Sising-sisi naman si Abby sa lahat ng ginawa niyang pamamahiya noon kay Nasali. Ang akala nga niya ay babawi si Nasali sa lahat ng ginawa nilang mag-ina noon pero iba ang nangyari. Kumusta na, Abby? Tanong ni Nasali. Ayos lang, nahihiyang sagot ng pinsan niya. Halika sa loob. Naroon si nanay at iba mo pang pinsan. Mamaya na natin pag-usapan ang tungkol sa tinapa, kumain ka muna sa bahay, alam kong pagod ka sa pagtitinda, nakangiting sabi niya kay Abby. Hindi na nakatiis ang babae at napaluha na. Patawad, Nasali, sa mga ginawa namin noon ni Mami, hagulgol nito. Kalimutan na natin iyon. Tapos na iyon, sagot ni Nasali na hinawakan sa kamay ang pinsan at niyaya na pumasok sa loob ng bahay niya. Imbes na gumanti ay pinakitaan pa rin ng mabuti ni Nasali ang pinsan niyang si Abby. Tinulungan pa niya ito, binigyan niya ng puhunan para sa negosyo upang muli itong makabangon. Mas nang ibabaw sa kanya ang pagpapatawad kaya mas lalo pa siyang sinuwerte sa buhay at sa kanyang karera dahil sa pagkakaroon niya ng busilak na puso. Tandaan na ang buhay ay umiikot kaya gumawa ng kabutihan sa kapwa para magandang kinabukasan din ang aanihin. So ano
masasabi mo sa kwentong ito? Mag-comment na at sabihin ang iyong opinion. Huwag mo kalimutan mag-subscribe bago ka umalis. Maraming salamat at tinapos mo ang video ko. Muli, ito po si Jen Valdez, signing off.